Bago tayo magsimula mga kabayan, simpleng katanungan syempre. Kung gusto nyong i-upload natin ang susunod na episode ng kwento, comment lang ng #JD sa comment section. Maligaya kung babasahin yan mga kabayan. Simpleng hashtag at JD lang. Malaking tulong yon para sa akin. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Hindi naman na nagsalita pa si Arnel. Tumangulang habang inaayos ang palaspas sa kanyang bag. Ilang sandali lang, sinuot niya na ang kwintas na bulalakaw. Maiging tinitigan ni Jap-Jap kung ano ang gagawin ng binata. Bagamat may nalalaman na, literal na napaka-inosente pa rin ng mga kilos ni Arnel. Sa mga sandaling ito, tanging ingay mula sa mga insekto, hangin at kwago ang bumabasag sa katahimikan ng lugar. Nagtanong si Samuel kung kailan sila kikilos. Malapit na kasi ang tahanan ni Balong sa kanilang kinakatayuan. Sandali lang. Ako na muna ang papasok sa lugar. Magmamasid-masid lang tayo dito. Total, yun naman ang pakay natin eh. Ang mag-imbestiga. Wika ni Jap-Jap. Nagbuntong hininga at nagsimula na siyang maglakad. Sasama sana si Arnel. Ngunit sumenya si Jap-Jap na manatili siya sa pwesto. Ang itsura ng lugar ay nasa ibaba ng kabundukan. Sa itaas naman ay malawak na niyogan at iba pang mga tanim na mais at gulay. Habang paakyat si Jap-Jap, pinakiramdaman niya ang buong paligid ng bahay ni Balong. Pinatay niya ang flashlight at naglakad patungo sa daanan. Sa mga sandaling ito ay patay ang ilaw ng bahay nila Balong. Kumakahol na ang aso at bagyang nakaramdam ng kaba si Jap-Jap. Nang makarating siya sa harapan ng bakuran, kaagad napansin ni Jap-Jap na may nag-aabang sa gilid. Isang aswang na nakatayo sa gilid ng puno ng niyog at nakatitig sa kanya. "Hoy Balong, sabihin mo nga sa akin kung ikaw ba yan?" Wika ni Jap-Jap sa nilalang. Umabante papalapit sa kanya ang aswang. "Ako nga to. Ano bang ginagawa mo sa lugar na to, Jap-Jap? Kanina ko pa kayo napapansin. Kaya ako na lang ang lumapit sa inyo." Wika ni Balong. "Nararamdaman ko na din yon kanina pa. Pero teka, sa tono ng pananalita mo parang wala kang alam sa mga nangyayari ah. Importante ang pinunta ko dito. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo yung nangyari sa magulang ni Samuel, hindi ba?" Wika ni Jap-Jap. "Alam namin ang nangyari. Nakakagulat ang pagpunta mo dito. Parang pinaghihinalaan mo kami." Tugon ni Balong. "Hindi ako marahas, Balong. At alam mo yon. Inaalam ko din muna ang lahat bago ko gumawa ng hakbang. Tapatin mo nga ako. May kinalaman ba kayo? Oo at hindi lang ang sagot." Wika ni Jap-Jap. Wala daw ayon kay Balong. Tumango si Jap-Jap at sinabihan kung meron ba siyang ideya kung sino ang salarin. Nakita ni Jap-Jap na tila naging balisa sa mga sandaling ito ang kausap. Hindi kaagad nakapagsalita kaya muli siyang nagtanong. "Kilala mo ba, Balong? Tama ba kilala mo? Sabihin mo sa akin kung sino." Muling wika ni Jap-Jap. "Kasi ayokong madamay. May alam ako kaso baka ako yung pag-initan pag sinabi ko. Naging mainit ang usapin noong yung gawin ko si Samuel. Narinig yon ng iba pang lahi ng mga aswang. Nang matanggal mo ang yanggaw, lumapit sa akin si Escobar. Tinanong niya ako kung gusto ko bang magigante at tutulong siya. Hindi ko naman tinanggap kasi nakapag-usap na nga kami ng pamilya ni Samuel. Pero ayaw makinig ni Escobar.
Parang daw pinahiya lang namin yung buong lahi ng mga aswang. Pagpapaliwanag ni Balong. At dagdag pa niya. Pasimpleng bumibisita si Escobar sa bahay nila Samuel. Kaya nga daw palaging naroon si Balong sa paligid upang pigilan ang binabalak ni Escobar. Pinaalam ni Balong sa mga magulang ni Samuel ang mga nangyayari. Dito na nagalit si Escobar. Binantaan ang kanyang buhay. Nakapag muli siyang nakialam ay papatayin siya. Nalaman din ni Escobar kung saan nakatira si Danilo at Japjap. At sila ang susunod nito. Hanggang sa dumating na ang araw ng krimen, marami ang aswang na dumayo mula sa iba't ibang panig ng Negros. Maging ang mga taga-Iloilo ay kasama din. Nagdala ng isang malakas na mamaw at isang bantugang taga-Mindoro. Nang marinig ito ni Japjap, nakaramdam siya ng matinding pag-aalala. May nagaganap na palang kilusan sa mga aswang na lingid sa kanyang kaalaman. Naging pulido ang hinala ni Japjap na ang pumatay sa mga magulang ni Samuel ay siya din ang salarin sa pagkamatay ni Danilo. Tinanong ni Japjap kung saan nagtatago si Escobar. Ngunit ang sabi lang ni Balong, hindi niya alam dahil bigla na lang itong sumusulpot. Hindi na siya nagkaroon ng interes na malaman dahil malalagay lang sa peligro ang buhay niya. Maraming salamat, Balong, sa mga sinabi mo. Aasahan kong hindi ka sangkot dito dahil alam mo na ang mangyayari sa'yo. Pero sandali nga, bago magpunta dito sa Escobar at mag-alok ng tulong, napaka-imposible atang hindi niya nabanggit kung saan siya nakatira. Di ba kilala mo siya? Maaring hindi mo matumbok kung saan ang eksaktong lugar, pero alam mo kung saan siya galing, hindi ba? Wika ni Japjap. Sa oras na makaharap mo na ang grupo at ibang lahi ng aswang na sakop ni Escobar, huwag mo sanang banggitin ang pangalan ko. Taga Guimaras siya. Madalas doon siya nananatili. Sa bukid malapit sa Canlaon. Wika ni Balong. Ay nako, napakalayo naman pala oh. Mahabang paglalakbay kung sakaling pupuntahan namin. At saka bakit ka ba nag-aalala? May kaalaman ka naman maliban sa pagiging aswang mo ah. At saka bakit ba ganun na lang yung takot mo sa kanya? Wika ni Japjap. Kung siya lang mag-isa, hindi ako mag-aatubiling lumaban. Kaso marami sila, mas marami pa sa angka namin. At hindi lang yon, hindi rin pangkaraniwang aswang si Escobar. Magkatulad kami ng anyo. Ang lakas niya ay maikukumpara sa limang lahi namin. Meron siyang tangan, Japjap. Isang napakalakas na mutya na galing sa tuhod ng sanggol. Ang tuway-tuhay. Alam mo naman na gamit ito sa kaliwa, hindi ba? Tsaka may alaga ang bantugan na isang mamaw. Napaka-imposible ng nasa isip mo, Japjap. Pagpapaliwanag ni Balong. Marami sila at meron pang mamaw. Tsaka hindi ako natitinag kay Escobar. Yan ay kung makikipagtulungan ka sa amin. Maaring hindi magtagal ay isunod ka na niya dahil minsan mo na siyang hinadlangan. Hindi mo ba naisip yun? Pero bueno, maraming salamat. Kami nang bahala. Wika ni Japjap. Nang mga sandaling ito ay napatulala na lang si Balong. Kita sa kanyang mukha ang malalim na pag-iisip. Hanggang sa nagsimula nang umalis si Japjap at saka ito nagsalita. Naging kaibigan ko ang pamilya nila Samuel. Masakit din sa akin na mawala ang magulang niya. Kung sakaling tutulong ako, gaano ka kasigurado na maliligtas ang pamilya ko? Wika ni Balong. Madali lang, Balong. Palikasin mo sila sa lugar at abisuan mo ang lahat ng kapamilya mo sa gagawin mong hakbang. Malay mo, pati sila tumulong. Alam ko naman na kahit aswang ka, napakabuti mong tao. Dahil sumasamba ka pa din sa ama. Ano sa palagay mo, Balong? Wika ni Japjap. Ay, nako, kung sa bagay tama ka, Japjap. At tama din ang naisip po. Sige, tutulong na ako. Papuntahin mo dito ang mga kasama mo
at dito na kayo manatili pansamantala habang inaasikaso ko ang pamilya at mga kaanak. Tugon ni Balong at napangiti si Jap-Jap. Mabilis sa pinuntahan sila Arnel at Samuel. Dinala niya ang mga ito sa bahay ni Balong. Nang gabing iyon, lumikas ang mag-ina ni Balong. Ilang sandali lang ay bumalik siya ng tahanan. Meron siyang kasamang tatlong tao, isang binata at dalawang matanda. Itago natin ang pangalan ng binata bilang Gobit, Lakay at Saplo naman yung dalawang matanda. Ang isa dito ay bayaw ni Balong. Sino-sino po sila, Kuya Jap? Ang weirdo naman po ng itsura. Wika ni Arnel nang makita ang mga kasama ni Balong. Nakakatakot kasi kung sila ay titignan, lalo na't mahaba ang buhok na parang taong gubat. Malalaman mo na lang kung sino sila. Huwag mong titigan sa mga mata dahil ayaw na ayaw yan ng mga aswang. Wika ni Jap-Jap at napatahimik ang binata. Kita sa kanyang mukha ang matinding kilabot. Nagsalita na yung matandang si Saplo. Ang sabi nito, gaano ba daw kasigurado sila Jap-Jap sa kanilang pagtugis sa mga kalaban dahil hindi daw biro ang kanilang gagawin? Kung paano nila pinatay yung magulang ni Samuel, ganun din ang sasapitin ng mga kalaban. Wika ni Jap-Jap. Sinusubukan ko lang namang tanungin at baka hilawang pa siya mo. Tandaan nyo, ang gagawin natin ay buis buhay. Hindi tiyak ang ating magiging kapalaran. Pero kung para ito sa inakaganyong katahimikan, tutulong kami sa abot ng aming mga kaya. Wika ni Saplo. Kitang-kita ang unti-unting paghaba ng mga kamay at kuko nito. Kailan nyo ba gustong lumakad? Mahaba kasi ang paglalakbay natin. Pabuti sana kung katulad namin kayong aswang, magiging madali ang pagtungo doon sa lugar. Wika ni Balong. Maraming salamat sa tulong. Nababatid ko talagang napakadelikado ng mga kakalabanin natin pero pwede kayong mauna sa lugar at susunod na lang kami. Arnel, ikaw pwede kang umuwi kung gusto mo. Totaling dito magiging madali para sa'yo. Wika ni Jap-Jap. Naku naman kuya, ang haba-haba ng nilakbay natin tapos papauwiin mo lang ako. Eh total, nandito na ako, bakit pa ako uwi? Sasama na ako. Wika ni Arnel. Ayon kay Balong, bukas ng umaga sila lalakad. Mauuna ang tatlong aswang. Sasama naman si Balong sa paglalakbay nila Jap-Jap. Sa siplay sila magtutungo at doon sasakyan ng sasakyan patungo sa Bago. Sumang-ayon naman dito si Gobit, Lakay at Saplo. Pagsapit ng umaga, wala na ang tatlong aswang sa lugar. Jap, lalakad na tayo! Gising na pala ang binatang si Arnel at Samuel. Maiging hindi pa mataas ang araw tayo magsimula nang hindi mainit ang ating paglalakbay. Wika ni Balong at hindi naman na nagsalita pa si Jap-Jap. Sumenyas na ito sa mga kasama at nagsimula ng maglakad patungo ng Occidental. 2 oras bago sila nakarating sa isang baryo kung saan may habal-habal pababa ng sipalay. Dito na sila sumakay ng sasakyan at halos 3 oras na biyahe patungo sa siyudad ng Bago. Nang makarating sa lugar, sinalubong kaagad sila ni Gobit. Balisa ang mukha at may bakas pa ng pasa sa kanyang kamay. Sa mga sandaling ito ay tanghali na, hindi kumikibo si Gobit. Yumuko bigla at lumuha ang mga mata. Sugatan! Sugatan sila kay habang si Manong Saplo ay patay na. Isang grupo ng kalalakian ang walang awang pinagtataga ng itakang 2 matanda. Mabuti na lang at nakaligtas pa sila kay. Dumiretso kasi kami sa teritoryo at sinubukang lumapit. Hindi namin inaasahan na may mangyayari. Pagpapaliwanag ni Gobit. Eh paanong nangyari yon? Eh bakit? Meron bang ginawang iba sila Saplo? Tanong ni Balong. Nagtanong ang isa doon kung ano ang sadya namin sa lugar.
Sinabi nila kay na naglalakbay lang. Tapos umatras na kami. Mga aswang yon na nasaan yung tao. May dalang mahabang itak pero mga galit sila. Sinundan kami hanggang sa nagkahabulan sa maisan. Kaya naipit si Saplo at Lakay. Naisalba ko naman si Lakay. Habang pinagmamasdan kong pinagtataga si Saplo. Nasa ligtas na lugar kami ni Lakay. Kaya hindi kami nakita. Masama ang tama sa katawan ni Lakay. Lubhang napakadelikado doon, Balong. Napakalalakas ng mga aswang kahit merong araw. Pagpapaliwanag ni Gobit. Nagpantig ang tenga ni Jap-Jap sa mga narinig. Kaagad sinabi kay Balong na puntahan nila ang lugar upang makapaghigante at makuha ang labi ni Saplo. Huwag kang magpadalos-dalos, Jap. Puntahan muna natin si Lakay at Gamutin. Sige na, Gobit. Dalhin mo kami sa kinaroroon na ni Lakay. Mungkahi ni Balong. Nang mga sandaling ito, kita sa itsura ni Samuel at Arnel ang matinding tensyon. Habang si Jap-Jap naman, magkasalubong ang kilay at napakaseryoso. Nang marating nila ang lugar, nakita nila Jap-Jap si Lakay. Duguan ang buong katawan ng matanda. Nakakapagsalita naman, ngunit sumisirit ang dugo sa dibdib kapag gumagalaw. Kaagad itong ginamot ni Balong. Isang langis na panghilom ng sugat para lamang sa mga aswang. Subalit matapos malapatan ang gamot, nakita nila na parang wala itong bisa. Malala ang mga itak na dala ng tumaga sa kanila. Kahit sariling katawan, hirap siyang paghilumin. Kahit palagyan mo ng langis yan, Balong, hindi yan uubra dahil siguradong merong lason. Wika ni Jap-Jap. Tama ka, Jap-Jap. Lalanga. Hindi ko alam kung tatagal pa sila kay. Mataas na uri ng lason ang lala. Tugon ni Balong. Pansamantala silang nagpahinga sa lugar. Pinag-iisipang maigi ang mga gagawin. Alam kasi ni Jap-Jap na nakakalat ang mga bantay na aswang sa lugar ni Escobar. Muli niya namang inabisuan si Arnel na huwag dalang sumama sa kanyang pagkilos. Ngunit iginiit ng binata na sasama siya at haharapin ang mga kalaban. Ganon din si Samuel, nang gagalaiti sa galit at hindi mapakali. Pagsapit ng takip silim, nagmungkahi si Jap-Jap sa kanyang pag-alis. Kung sino man ang sasama, labas na siya sa kaligtasan ng mga ito. Habang si Arnel naman, seryoso ang muka, ngunit mahahalata pa rin ang kaba. Sumunod po kayo sa akin. Siguro hindi tayo kagad makakapasok sa lugar. Maiging magmasid muna tayo, dahil baka matulad lang tayo sa nangyari sa matanda. Mungkahi ni Gobit at nagsimula ng maglakad. Sumama ang lahat maliban kay Lakay. Nang makarating sa maisan, tinuro ni Gobit kung saan pinatay si Saplo. Nakita nila ang bakas ng pagkakahawi ng mais. Sa unahan naman, may iilang bahay na may ilaw na nagmumula sa gasera. Arnel, patay mo yung flashlight mo. Pati na rin yung sayo, Samuel. Madali nila tayong makikita dahil dyan. Pakiramdaman na lang natin ang lugar habang tinutungo ang kabayan. Naunang maglakad si Jap-Jap. Hinalika ng mutsa ng tagulilong na nakatali sa kanyang kamay habang marahang binubunot ang itak. Kinasa na rin ni Samuel ang kanyang baril habang si Arnel naman nakabuntot lang kay Jap-Jap habang bumubuka ang bibig. Ang sabi ko sa'yo, Arnel, sundin mo yung utos ko. Ang tigas talaga ng ulo mo eh. Huwag kang mag-uusal ng dasal. Ang naririnig ko sa'yo eh, pantaboy ng elemento. Tao ang kalaban natin na isang aswang at hindi pangkaraniwan ng katangian. Poder ang ikarga mo, hindi yung ganyan. Ilang sandali lang, magiging pisikala na yung laban natin. Wika ni Jap-Jap. Hindi naman kumibo si Arnel.
Binunot niya rin ang itak at pinagpapawisan na ang noo. Hanggang sa makarating sila sa hangganan ng maisan, malawak na kapatagan ang lugar at malapit na sa kabahayan. Nagkatinginan si Balong at Jap-Jap. Nagsinyasan silang dalawa na maghiwalay ng direksyon. Kasama ni Jap-Jap si Arnel. Sa kabilang banda naman ay si Balong, Gobit at Samuel. Sobrang tumindig ang kanilang balahibo sa tagpo. Kitang-kita sa kanilang mukha na parang lulusob sa isang digmaan. Unti-unting nagbabago ang anyo ni Gobit at Balong. Mula sa normal, humahangos ang dalawa at naging halimaw. Hanggang sa isa sa mga bahay doon ang biglang nagkagulo. Yun bang may nag-aaway sa loob ng tahanan? May nagtakbuhan pa sa gawing maisan. Naririnig nila ang mabilis na kaluskos at yapak sa lupa. Huminto si Jap-Jap at Sumenyas kay Arnel. Ang ibig sabihin lang ay huwag lumikha ng ingay. Nel, nasa likod natin yung kalaban. Huwag kang aalis. Pakiramdaman mo lang kung saan magtutungo. Teka, parang papunta ka na Balong ha. Huwi ka ni Jap-Jap. Dito niya narinig ang pag-atungal ng mga aswang. Nakakakilabot sa tenga. Parang may kinakatay na baboy at galit na aso. Umalingaw-ngaw sa buong lugar. Sumunod dito ay ang putok ng baril at mabibigat na salitang isinisigaw ni Samuel. Kuya Jap, may nangyayari sa kanila. Puntahan natin! Uwi ka ni Arnel. Wag. May nag-aabang sa atin. Didiretso lang tayo sa uma. Mas madali nating makikita kung sino yung aatake doon. Uwi ka ni Jap-Jap. Tumakbo ang dalawa patungo sa uma, kung saan napakalawak, at ni isang puno ay wala kang makikita. Hanggang sa nakarinig uli si Jap-Jap ng angil at atungal, ngunit merong kakaiba. Mas malakas ito at nakakakilabot. Hindi na mapakali si Arnel sa mga sandaling ito. Napahawak na sa damit ng kanyang kuya Jap-Jap ng dahil sa takot. Oh, kanina lang ang tapang mo, tas ngayon, duwag ka na. Malakas ang poder mo, at huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa'yo. Uwi ka ni Jap-Jap. Ilang sandali lang ay may nakita silang dalawang taong naglalakad sa uma. Patungo ito sa kanilang direksyon. Hindi napigilan ni Arnel na ilawan ang mga nilalang gamit ang kanyang flashlight. Maniwala man kayo o hindi, malaki ang katawan nito, mabalahibo at kulay pula ang mga mata. Naghiwalay bigla ang nilalang ng tutukan ng ilaw. Dito na inihanda ni Jap-Jap ang sarili at nagmungkahi kay Arnel na mag-iingat. Hanggang sa may biglang sumunggab sa kanila mula sa isang direksyon, si Arnel ang tumbok nito. Kaya mabilis na hinila ni Jap-Jap ang kamay ni Arnel at hinataw ng itak ang aswang. Tinamaan ito ni Jap-Jap. Nangisay sa lupa at nagsisisigaw sa sakit. Hanggang sa sumunggab pa ang isa, dito ay hindi nagawang makailag ni Jap-Jap sapagkat biglaan at nasa likod niya ito. Bigla na lang hindi nakagalaw ang aswang. Nanginginig ang katawan at dahan-dahang lumuhod sa lupa. Laking gulat ni Jap-Jap kung ano ang nangyari. Hanggang sa napansin niya si Arnel, ikinukumpas ang kamay habang hawak ang mutsa ng bulalakaw. Teka, paanong natutunan ng batang to yung magpako ng harapan? Uwi ka ni Jap-Jap. Kita sa mukha ang labis na pagkamangha kay Arnel. Hindi na inaksaya ni Jap-Jap ang pagkakataon. Kaagad niyang hinataw ng itak ang aswang hanggang sa bawian ito ng buhay. Yawa ka. Ano ko bang klaseng aswang? Animal ka! Uwi ka ni Jap-Jap habang sinisipa ang bangkay ng aswang. Pagbalik niya ng tingin sa kasama,
Nakataob na ang binata sa lupa. Rinig niyang naghahabol ito ng hininga. Ay nako, ubos na kaagad yung karga. Teka sandali, ano? Kamusta? Anong nararamdaman mo? Wika ni Jap-Jap nang mapaupo ng maayos si Arnel sa lupa. Ang lakas pala ng orasyon na yun. Pero para akong tinatrangkaso, kuya. Wika ni Arnel. Malakas nga yun. Yun nga yung ipinagtataka ko eh. Kung bakit tumalab samantalang baguhan ka pa lang. Malakas talaga ang gamit ng tatay mo. Nagagawa nitong tulungan ng mga orasyon mo at karga sa katawan. Ngayon napagtanto ko na. Natama lang na sumama ka sa akin. Ang akala ko, ako yung magtuturo sa'yo pero ako pa yung natututo eh. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Abangan natin ang susunod na episode ng ating kwento at muli, kung gusto nyong i-upload na natin ang next episode, comment lang #JD. Yun lamang mga kabayan, maraming salamat. Paalam.